mga kupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan sa kadiliman. Hello, magandang araw mga kababayan. So, may kukontent tayo. May nadaanan ako dito sa page ni Julius Babaw. Diba? May post siya tungkol doon sa Shakey's Pizza. So, nakalagay dito, look Shakey's, yung pizza na in-order namin may plastic. Buti na lang di namin nakain. Diba? So, naka-hashtag Shakey's Pizza. Tapos DTI pa, naka-ano pa. Nakatag pa, diba? Tapos Shakey's Philippines. Then ito, nagreply yung Shakey's Philippines. Dear Mr. Julius Babaw, pagka mga sikat na personalidad, takot na takot sila, no? Reply sila agad. Thank you for calling our attention on your delivery experience with one of our stores. We sincerely apologize for this unfortunate incident. We acknowledge that a mistake had been made by our staff and we will take this as an opportunity to learn and do better. We appreciate that you took our call last night and we appreciate your concern for our staff. We are currently undergoing a thorough and fair investigation to understand exactly what transpired so we can reinforce our systems and procedures to prevent incidents like this from happening again for any of our guests. Our freshly made pizza crusts are placed with food grade blah 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 safety etc blah blah blah. We hope you would accept this and our sincerest apologies from the whole Shakey's family. Yun ang sabi nung ano. Panoorin nga natin yung ano, yung video na in-upload ni Sir Julius Babaw tungkol dito. 'Di ba? So, ano lang natin muna. Ito yung video na ngayon nagvo-viral na to eh. Galing sa Shakey's eh. Play natin. Doon sa plastic. Rewind lang natin. Guys, dumating na yung order namin na pizza from Shakey's. Etong the weirdest experience namin, guys, no? Pinatungan ng cheese. Ito. Kaya palang hirap ka ako. Ini-slice ko kanina siya. Ini-slice ko. Parang may plastic. So, ulitin nga natin. Ulit. Guys. Mas maganda siguro kung naka-minimize yung window natin. Para kasama ko kayo mapanood yung video na naka-full screen. So ito yung video ni Sir Julius Babaw. Dumating na yung order namin na pizza from Shakey's. Etong the weirdest experience namin, guys, no? Pinatungan ng cheese. Ito. Kaya palang hirap ka ako. Ini-slice ko kanina siya. Ini-slice ko. So, anong nangyari? Yung crust. Diba? Ito yung crust. Then, nilagyan ng cheese ibabaw ng crust. Parang may plastic. So, nung inangat ko ngayon, guys. Na-bake kasama yun. May plastic sa loob. See? Don't take it off. May plastic. Tapos yung dough, nasa ilalim, sa ibabaw, pinatong nila yung cheese doon sa plastic. OMG, grabe, oh. Imagine, oh, kung natunaw, buti hindi natunaw yung plastic, hindi sumama doon sa ano, sa cheese. Kundi nakain namin yung cheese saka yung plastic. Delikado yung pag nakain yung plastic, no? Nako, ano ba yan, Shakey's? Ano nangyayari sa inyo? Wala kayo sa sarili, oh. Ayan, oh. Guys, niluto nila, nakasama yung plastic. Yung dough nasa ilalim, oh. See? Buti nga naman hindi nag-melt yun, ano? Pag nag-melt yun, tapos hindi nahalata. Diba? Oh. Nakalimutan siguro tanggalin? Oo, itong nakalimutan plastic yan. Nung niluto nila? Wow! Ingat-ingat kayo, guys, ha? Ito, unbox nga natin, iba? Baka may plastic din. I'll record. Teka, ito, ha? Ito, guys, ha? Sealed for safety pa nakalagay, yan, eh, no? Natin. Ito, yan, may slice naman, eh. So, mukhang okay naman siguro to.
Oh, mukhang okay naman. Inspeksyonin natin. Ayan oh. Oh, wala itong problema. Yung isa nakalimutan siguro nila, pero mukhang... Hindi, ang pinagtataka ko, guys, bakit walang slice yung ano, yung pizza? Ito rin. Oh, oo nga, di ba? Ba't walang slice nga pala yung pizza nung diniliver? Parang aware yung ano eh, aware yung nag ano eh, nagprepare eh. Dahil supposed to be ano nga ano, sliced 'yon ano. Oo nga no. Ayun oh, oh. Ayun oh. Niluto nila kamo. Ayun guys, oh. Ito okay to, wala tong problema. Kaya pala takantaka ko walang slice. Oo nga no, yung una walang slice nga oh, buong-buo siya, no? Tapos ini-slice niya, doon niya nalaman na may plastic. Or may pagkakataon siguro na dinaanan ng pang-slice yan, kaya lang hindi tumalab. Kaya mukhang walang slice. Yun siguro, no? Anyway, negligence to eh. Siguro ang nangyari dyan, may plus, di ba alam ko, yung dough, di ba frozen yan minsan? Frozen yung dough. Tapos may divider siyang plastic. Siguro nung inalis yung ano, hindi napansin nung nagpe-prepare na may plastic pa. Kasi sobrang frozen nung dough. So nung nilagyan na ng cheese, 'di ba? Tapos sinalang na. Tapos, pero ano eh, mukhang may slice naman siya eh, tini. Tingnan niyo mga men. Dito sa may bandang taas. Mukhang may slice naman siya. Kaya lang, hindi lang tumalab dun sa plastic kasi nga solid yung plastic eh. Banda dito. Hindi nyo pala nakikita, sorry. The weird. Diba? Dito banda may bakas na naman ang slice dito eh. Kaya lang, hindi lang tumuloy kasi nga may plastic dun sa loob. No? Kaya yung mga magpe-prepare ng food dyan, ingat-ingat men. Diba? Nakaka-gimbal to. Diba? Magkakaroon na ng doubt tuloy yung mga tao. Yan, ganyan kasi kumalat ang negative news or negative na publicity. Ganyan kumalat. Mas tandaan nyo, mas mabilis kumalat ang negative kesa positive. Halimbawa, ang Shakey's nagpakain ng pulubi sa harap ng restaurant nila. Hindi masyado mababalita yun, man. Ang mababalita doon yung negative lang. Kasi hindi naman interesting pakinggan yan eh. Eh itong naiwanan nyo ng plastic tapos sakto ang dinilibiran nyo pa eh si Julius Babaw pa. Parang ano eh no, parang naka-jackpot kayo. Diba? Come on. Sa susunod na lang, ano, paingat na lang. Wala namang perfecto men eh. Wala namang perfecto. Kaya lang syempre, iba yung level pag nagkamali ka ay doon sa preparation ng pagkain. Maybe siguro, halimbawa, instead na spaghetti ang nailagay mo sa packaging, palabok. Okay lang yun, yung mga ganong pagkakamali. Pero yung ganito, yung tipong may plastic na di ba, masama yan pag na-ingest ng tao yan eh. Di ba? Ganyan mga degree ng pagkakamali, yung walang puwang sa understanding. Ay, walang puwang na naintindihin. Diba? Kasi trabaho mo talaga yan, men eh. Diba? Anyway, anong tingin nyo dito, mga kababayan ko? Sa Shakey's po to, Shakey's. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa akwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katapos